mga kaibigan, tuloy-tuloy pa din ang ating aksyon. This time, game number 3 na tayo. NX Predator Solid versus GSP. Ano pa rin pag shoutcaster nyo? Your team Korg is done. Ako si Susan the Garamin is our guest caster, Toriyama. Yung lupit ng Next Day Predator Solid. Pero sabi nila, may ilulupit din kami. Sabi nila ng mga fans ng BSB. Taking the game 2 and right now, game 3 tayo, ladies and gentlemen. Wala na dito yung ating game 1 at game 2. Huwag na natin yun na balikan pa. It's about the game 3. Kung ano yung, alam na nila yung capacity eh. Alam na ng capacity ng Next Day Solid na kaya pumalag ng BSB. And BSB, kailangan na nila ngayong kumuha pa ng lakas. Your team is picking. Mapanalo ang series na to. Or, balik sa momentum para dito sa Next Day Predator. Patias na ba na Kaja at Selena na iba lang KNK at saka Johet, Kuya Zeus para doon sa dalawang teams? Oo. Inirespeto sila. Tama ka dyan, Toriyama. So, this time, tinanggal na ng yung Johet. Napakanay na naman talaga. And for an expedition solve naman, tinanggal din nila ang Kupa. Dahil lang kung bakit hindi nakakasalo ng damage output sila sa Blazing Duet is because of the PNK Kupa or Popolin Kupa. Yung Kupa yung aso sumasalo ng damage ng Blazing Duet. So this time, eto na mga kaibigan. Yeah, it's still for the game number 3. Pangatong base niya na itong gagamitin. Kufra, walang palya. At ayun ko lang, hindi pa siya nagsasawa. Pero so far, at comfort naman din. Kaya-kayang ibigay lang ng ibigay. Gamitin lang na gamitin. Why not? Pero eto nga lang, coconut na ko po. Kaya mong makunat. Kokontrahin dito ni Esmeralda ang isang Uranus. No, oo, tama ka dyan, Kuya Zeus. At na-open, ha? Diba dito sa side ng isang maganda rin na pang-tulak or pang-protect na kung sino man ang ipapanel nila. Pero, paring H2. Talent daw si paring H2. Makikita natin once na nag-top 1 PH to. Paring H2. Hindi ko lang alam kung anong ranking niya na doon. Atin, pero talagang isang comfort pick niya din. Link dito, si H2O. Opo. Ang kalaban ng mga ibigin. Ngayon, yung BSP sila pwede mag-helper kung sila or... Wala ko po, wala nang kongontra sa link dito, no? Wala ang Johet, walang Kaja. Wala ko po, mapapa-export na lang. Sige, export na lang din muna. Export na lang. BSB dito, ladies and gentlemen. Pero sasabihin natin, sila kung try nila ng panel dito ulit, tumabalik sila ng Harit or sila ang gagamit ng Claude. Kaya, pinaka number 1 nakikita natin sa mga assassin, it's a Lancelot. Lancelot, pwede nilang i-panel dito. Kaya lang, nakuha nila yung link. At alam na, una ko alam na nila, yung galawan ni paring H2. Kailangan nila dito. Kung anong ginawa nilang respeto, matatag yung disiplina nila. Na panalo sa game 2, gawin nila dito. Kung ano man ang lineup na ipipick dito ng BSB. Mm-hmm. Yep. So, this time mga kaibigan, samban pa for NX Predator Solid. Nako, pinandin ng BSB ang health card na, which is, pwede naman sana sila gumamit yung favor, or else, baka wala din sila komportable na silang gagamit ng health card on their side. Pero, eto naman, for NX Predator Solid, Natalia, siguro, get ba na marksman siguro dito or not? Pwede. Ito nga naman kasi kanina naging rin eh. Masakit nga din naman kung kakaroon ng isang crowd control having Atlas. Dahil alam naman natin na medyo matagal na yung cooldown ng isang Purify eh, no? Hirapan ka nga naman kung magiging matalino ka dapat gumamit ng isang Purify dito. So, magiging matalino din na guys sa pag-ban dito ng Next Predator Solid. And natinan natin kung ang port pick dito. BSB. So, sa lahat ng mga daan dyan, first series pa lang tayo, share nyo yung ating stream guys, para may makapanood pa dito ng malupitan dahil may kasunod tayong laban, Olic PH versus Peso Esports. Malapit na yung playoffs ito, Kuya Zeus. Yeah, pero syempre, dito muna tayo ngayon mga kaibigan sa ating game number 3, NXP Predator. BSB, Angela Natalia naman ngayon mga kaibigan. Naupo for this time, sila naman ang gagamit. Angela Ling, napanood na natin to plus Natalia. For Chester, talaga namang mahirap-hirap din patayin mga babies. So, most likely, baka maging killing machine ng NX Predator Solid dito. And for BSB naman, this is gonna be a challenge for them. Especially parang kay Valir, na kailangan din siya pwede mag-display kahit saan. Kasi pwede siya patayin ni Natalia if ever na makita siya nag-gabal. Hylos! Oo, Hylos. Yun! Hylos, Valir, kahit pa paano maganda. Maganda kahit pa paano counter sa isang... may slow at saka kung sakasakaling may pantulak
sakali papasok si paring H2O. Pero yun na nga, yung dominate, magiging aggressive ako. Ako, as I'm not mistaken, sa nagiging update na ng NXP. Sabi nga Natalya nga eh, automatic pag nakita niya at na shot call niya dito, malinis at kung sino yung nag-iisa, automatic mapupunta at pupunta ni paring H2 dito. Yep. So, ladies and gentlemen, hashtag NXP, hashtag BSB. Sino nga kaya ang mananalo dito exactly sa ating game 3? Tama ka dyan. Kung pagandahan lang din naman or pagdating naman din sa hero draft pick para sa akin, patas eh. Kasi alam naman natin ang capability ng isang Natalya. Tapos isang Hylos with the revitalize. Tapos may kasamang Uranus. Eh, napakahirap ng patayin niya. Now they're going to kill that one out. Baka siguro tapos nang gamitin ng NX Predator yung skills nila, buhay pa yung BSB. And on the other side naman, meron naman ding Angela Ling na alam naman natin, pinakita to sa atin within the MPL playoffs. Plus the Natalya as well na napakahirap din kalaban. So para sa akin, patas to. Pagalingan na lang din muna sila dito para sa game number 3. Let's go! Pakilala na natin dito. NX Predator solid. Yawi ng mundo for this Kufra. Reyno J naman for the Stams, H2O naman for the Sling, MB for Angela, at Chester for this Natalya. Now, si Trix na gagamit ng ating Valir dito, Ana on this Xbox, Shiner Cutie para dito sa kanyang carry, Cap 1 on this Hylos, at si Wilson naman ang gagamit ng ating Uranus. At ganon pa rin ang rotasyon ng BSB, aggressive sila dito. Jesus taking the blue buff dito, pero pumalag ata dito ang ating next Predator. Sorry, look at the spam coming from BSB, pero naka-first blood dito si paring MB. Double kill ang naibigay dito kay paring Trix. Ladies and gentlemen, all two ang ating score, pero yep, gusto pa ata umisa dito. Paring Wilson, hinahabol dito sa paring H2, so disengage na lang. Napakagandang agap. Nasuntukan gaming para dito sa both teams na to, Kuya Zeus. Exactly. And for this mga kaibigan, tutok agad ang ating score. Napakaaga nga din naman nun, mga kaibigan. At eto na, nakupo, si Chester dito, wala na lang din buhay. Trying to escape, nadali lang din at nakuha dito ng kill, mga besties. BSB is now on the lead pagdating sa killing score. Nako, 300 gold lead lang din ang meron sila. Di pa naman ganun ka-big deal yan eh. Madali pa naman ding habulin, mga kaibigan. Especially, wala pa din naman tower, wala pa din naman turtle. So far, pagandahan lang muna sila dito ng bitaw, or other than that, secure muna nila yung buffs and crab coins, most likely unahan mag level 4, kumbaga. So dun muna ang pinapapa. Kung mapapansin nga natin dito, tama nga doon si Quizus, kaya kailangan dito disiplinang matatag muna makipagsuntukan kung magkamali kasi sila dito. Pag nag-stubble dito si paring H2, magiging delikado. Pag nag-stubble naman, isang carry dito, yun masakit eh. Carry is carry. Kung sino man ang pupunta sa kanya dito, magiging masakit. Pero yun ang sinasabi natin. Napakagandang first kill coming from Yawe and Down. Taking down doon yung dalawang membro dito. At isasama pa nga ata dito si paring Xbox. Look at the ultimate coming from H2. Aggressive play ang naipakita talaga nila dito. Medyo naging masama yun ha. Na execution para sa BSB. Medyo hindi mo pwede palagan yun eh. Medyo na-egol sila doon mispositioned, mga kaibigan. Nakalimutan nila na tulad ng sinabi ko, unahang mag-level 4. Pero knowing the fact na level 4 na si Ling, dumisplay pa din sila doon sa bushes. And that makes them difficult to fight against the NX Predator. Kapos-kapos sila eh, kulang-kulang. And for this, ayun, naku po, nakita pat with the stun. For H2O, medyo disengage na lang din. Turtle, andi dito na rin. It's now up on our game time. So pwede nang kunin to ng kahit sino man. Pero for now, talagang ayaw muna bigyan ng BSB ang NX Predator solid with the blue buff. Parang Ailing, alam natin napakalaking factor niyan. Pero eto na lang din, mga kaibigan, na pa-ultimate na. Lalaban pa lang din. Shiner Cutie has been taken down. Laban niya lang din. Si Yawi ng mundo. Pero yun sa kabilang banda, Drix with a double kill para kay Chester pa. Lalaban na lang. Cap 1. Trying to escape, pero yun nga lang. At tatlo na ang patay dito. 3-on-3, 2-on-2 na lang din. Mga kaibigan, ang bakbakan dito. All in, all out na. Sino ba ang mamatay? Na triple kill pa para kay Wilson. 1-on-1, mga kaibigan. Ang natitira, 4 ang patay sa BSB at 4 din ang patay on the side of NXP Predator Solid. 3-minute game time pa lang tayo. 9-7 na ang score. Napakalupit ng sagot doon ng BSB. Hindi sila natakot. Having si Ana nga naman dito ang expert. Magpo-first kill ka lang nga naman eh. Baga masusustain mo yung ating fight. Pero ang maganda lang doon sa ating next Predator Solid, na takedown nila ng kauna-unahan doon si paring Shider Cutie kanina. So, having a 0-3 KDA dito, medyo mahirapan na umangat ng build ng items, makakuha ng priority items dito si paring Shider Cutie. Pero si Wilson pa rin, kanina naging mayaman. Paring Wilson doon sa ating game 1. At ngayon, siya na naman yung mayaman dito sa ating game 3.
Kaya nga, grabe mga kaibigan natin. I figured to take a look, talagang space created para sa kanya to at space created din para sa kanya mga teammates na halos talagang sa kanya na fo-focus yung NXP Predator Solid na wait. Teka lang, kakaibang mag-Uranus to ha. Hindi pwedeng pabayaan to. Kailangan oo, from time to time inaasikaso, inaareglo natin ang Uranus dito ni Kuya Wilson. Look at the standing, 4-0-2. Grabe naman din mga kaibigan. Pero sa bagay, well, expected na rin naman natin yan kasi si Wilson, nasa kanya yung weapon ng execute. So most likely pag naka-execute ka tapos wala kang napapatay, napaka-grabbing hina mo naman noon. Pero this time syempre dahil naka-execute siya, expect na natin din syempre na yung mga most kills ng kanilang team fight sa kanya mapupunta. Chester dito, ayun lang, napakalalim lang din naman noon mga kaibigan. 1-1 ang trade lang din doon, pero yun si Yawi lang din nadali sa bottom lane. Uy. Nadali si paring Yawi at nadali din doon si paring Chester. Pero si paring Chester hinabol niya si paring Ana para mapatay doon. So parang counter-initiate niya doon sa team fight na yun. Yun nga lang ang masama dito. Yawe, wala dito sa team fight na mangyayari dito sa may bandang turtle. Sumanib na si paring MP kay paring H2. Ooh. Sino nga kaya makakuha? Nice. Pero paring Kari ang nakakuha. Out na lang muna dito. Glorious Pathway inilatag para mahabol ng dalawang miyembro dito ng ating next paper later solid. Pero out na lang din. Tagumpay ang pagkuha ng ating second turtle, if I'm not mistaken, para dito sa ating laban. Pero ito, first tower ata dito sa middle lane ang makukuha. To the backline naman dito si paring Wilson na naman. Ang ganda ng execute. Patay dito na naman si paring Chester. Look at that. First tower ang nakuha ng BSB. Yung pinaka-importanting tower sa middle lane ang nakuha, Kuya Zeus. Oo, parehas sila. Parehas lang din naman sila dito. Basag na rin naman ang middle tower dito ng BSB and also for the NX Predator Solid as well. So this time na open na ang mga invasion of buffs most likely. Mas pinadali. Kasi pwede ka na dumaan sa gitna, pwede ka dumaan dun sa kabilang side para lang invade ang blue buff nila dito. Pero so far so good, 10-10 ang ating score lang mga BSB dito. Pagdating sa golden 6-minute game time tayo, grabe si Wilson up until now talagang talagang nagbibigay pa rin ng pressure dito sa NX Predator Solid na hindi siya pwede talagang i-consider na baliwalain. Kasi pag binaliwalaan ako po, mamaya-maya magiging ano yan, magiging tinikyan ng ano, NX Predator Solid. Kaya eto na, speaking of pagbaliwala kay Chester, mga kaibigan, talagang finul force na. Apat ang gustong humabol sa kanya, binitawan na rin ng mga ultimate, tatlo na ang na-burn, pero look at that, apandami pa ng isa. Naku po, napag monster kill pa, another one, Wilson trying to escape against these three members of BSB, of NXP, and yun, patay lang din naman siya ni shutdown, has been initiated for that Uranus. Napakaganda ng plano doon ng BSB, Kuya Zeus, ha? Yung buy time na ibigay ni paring Wilson, pakaganda, nakagawa ng gameplay dun sa may bandang taas ng BSB at nakakuha. Look at the tower na nakuha nila. Medyo sila ang may control, guys, ating mapa. And H2O, inilalaban na lang yung bottom lane para makapag-farm siya dun sa bottom lane. Kasi yun yung inararo ni ni paring Wilson kanina. Yung buy time talaga, nag-react doon yung tatlong membro dito at nakakuha pa ng casualty, which is Chester doon kanina. So napakagandang ginawa doon ng gameplay ni paring Wilson. And look at that. Now, Shider Cutie, the rest of the member of BSB makukuha yung turtle dito. Now, medyo nagiging play safe ngayon dito ang next play Predator Solid sa ganitong stage of the game, Kuya Zeus. No, tama ka dyan na Kuya Toriyama. Pero eto na naman, talagang ayaw pa rin bigyan ng BSB ang blue buff kay Ling. At it's a big factor yun. Tulad sinabi natin, napaka-energy consuming ng skills dito ni Ling. At pag wala siyang blue buff, most likely, laging ubus din ang mana niya dito. Pero look at that, nakapag-secure din naman siya dun. Nakagad ng kanyang blue buff with that retribution. Plus, the kill nga lang din sa bilang banda, Chester sacrifices that life. Pero yun, another setup play para kay Yawi, ladies and gents. Either dito, napatay kagad ang kanilang carry with that damage dealer. Another one si Yawi for a trade. Pero si Ling dito with that Angela, mga best, walang napala ng konti. Nalagasan din sila. Either lang ang kanilang napatay din doon for a trade of of Kufra. Another one si Wilson dito, makunachi yan. Hindi biru yan, ladies and gents. Takas na lang din muna. And Rene J dito, yung blue buff. I mean, sa bagay, tinakbo niya lang o tinaboy niya lang din si Wilson para hindi nga naman maagaw yung red buff o orange buff dito, no, niling mamaya. Maka naman dyan. So, mapapansin natin dito, paring H2 nasasaktan sa init na ibinibigay na apoy dito ni paring Drix at ni paring Ana. Combination nga naman, Jesus, ang meron line up dito ng ating BSB. And now, mapapansin natin, paring H2O, tamang hanap-hanap lang na mapaparm dito. And now, paring Wilson, look at that, trying to buy time na naman dito. Ooh! What a gameplay dito. Buy time na naman na ginagawa niya dito. Talaga pumapalag si paring Wilson. Inapat na nga. Sabi nga natin, walang kunat sa madami. Taking down si paring Wilson dito. Minus one para sa lineup ng BSB dito. Alternate ang ating score. Parehas pa yung gold. Kauntian lang yung lamang
BSP. Oo, mga patas na patas mga kaibigan, talagang may gustong patunayan sa isa't isa. Pero lamang lang din naman ng BSP for a tower and for a gold. Nang slight lang, isang tower lang naman ang lamang nila sa gold. Halos 500 lang din ang lamang ng BSP dito. Magkamali dito, laki pa ng factor mga kaibigan. Pero ito na, pumasok na naman mga kaibigan sa Angela Ling. Naku po, gusto din pestihin si Drix dito. Ang una kagad, naging casualty. Look at that mga pre, Shider Cutie trying to escape. Pero no, 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 with the stun of Kufra, good sacrifice na lang din. Dalawa ang naging patay onto the trade of just Kufra and it's a tank pa. High priority target ang nakuha doon ng NX Predator to Solid, which is si Shider Cutie. Standing ni Shider ngayon, 156, medyo tagi leads ng konti. Pero, uy, iba ang item selection ni ano dito, ha, ni Shider. Inuna niya yung Wind of Nature, mga bestie wap. Survivability over damage ang kanyang pinakita. Yun nga lang, yung survivability na to, yung Wind of Nature, 60 seconds yata ang cooldown neto. So, napakatagal din bago mo yan magamit. If ever na gusto mo mag-survive, once in a minute mo lang magagamit. Compared naman sa Endless Battle, na from time to time, talagang pwestuhan lang ang kailangan may consider. Damage is real na. Maka naman dyan, Kuya Zeus. So, yun nga, medyo hindi natin mararamdaman mga ganitong items ang ating isang carry dito sa lineup ng BSP. Uh-huh. So, siguro ang maganda lang sa kanila dito nga, kapag kasama na si Patrick Wilson, yung taong kukuha ng amount of damage na maibibigay ng next Predator Solid. Tapos yung spam na maibibigay, hindi ka talaga makakagalaw dito sa... hindi mo kaya masustain masyado dito si Ana at saka si Paring Drix dito eh. Mm-hmm. Automatic, si Paring Wilson, mapunachi na nga dito. Tapos yung mabibigay na spam skill ng Exburg at saka ng isang Valir, doon lang sila lumalaban. Kasi hindi nga nila masyado pa na... asa dito si Shider Cutie. Pero ladies and gentlemen, mapansin natin, pare Chester makukuha na naman ata dito minus 1 para dito sa next Predator Solid. Meron na tayong Lord 1 dito at ang inihintay nila ata dito kung sakasakali mga Lord 2 na to. Kasi magto 12 minutes na eh. Pero ito papalagan ata to ng ating BSP. Pero si pareng H2 dude sa may bandang bottom lane. Yun. No, the, okay. Together with Kuya Wilson, makakuha pa ata ng inhibitor turret, ladies and gentlemen. Ako po, makaganda na ito ang gameplay. Naman, backup na muna din kaagad dito mga kaibigan. Lord has been taken or secured by BSP. Pero yun nga lang mga pre, baka maubos sila dito. H2 was still at full bar. Laban na lang, mega kill pa. Gusto pang mandamay. Ayun, si Shider nakita lang dito inirabutan ni H2. Oh, grabe, the cleanup message is here. Pero yun nga lang, the problem is... nakuha ng BSP ang Lord. Ayun pa si Wilson, wala ng buhay. Naku, ayaw tigilan, parang butong pakwan. Pero tuloy-tuloy pa din ang boxing dun. Apat ang namatay on the side of BSP. At dalawa lang ang napatay dito sa NXP Predator Solid. Uy, pero may Lord. Maganda yun, nga sagot lang to ng BSP, Kuya Zeus, ay nakuha na nga nila. Oh. Ating Lord 1. Pero yung gandang gameplay, di nila napansin ano? Taking the inhibitor turn it dun sa may bandang baba. Tapos ang bilis ng sagot niya dun. At apat nga yun napadapa dun. Paring H2, what a good counter para dun sa next play Predator Solid. Kumbaga sabi nila dun, sige sa inyo na yung Lord, pero tingnan nyo yung base nyo nabutasan to ni Paring H2. And now that item just to counter dito si Paring Wilson. Counter na to ni Paring H2. So kaya-kaya niya ng palaga dito si Paring Wilson kung sakali mang mamaya. Na magkakaroon ulit ng clash. Tama ka dyan, Kuya Toriyama. And item check na muna rin tayo dito. Saglit lang, isang mabilis na babaita natin mga ibigan. Naku, si ano din pala, si Thams, naka si Holbert na lang din. So if ever na magkasabayan sila dito ni Wilson, countered out na rin yung healing capability. Or di naman totally counter, but still lessen na agad ang healing capability dito ni Kuya Wilson natin, mga besties. And on the other side, for BSP naman, carry dito, eto na, online na rin ang anyang endless battle. Medyo nahuli nga lang, ayun pa din na buo. 267 ang anyang standing so far. Kaya pa din naman yan, medyo delayed lang din ang anyang farming. Pero grabe ang gold dito ni H2 at 12k, halos. Pwedeng magpalit-palit na ng item to if ever. Benta Raptor machete palit ano to, or sapato. Payaman dito payaman, si Paring H2 pero BSP. Paring Ana taking down. Minus 1 dito ang ating BSP. Shider Cutie trying to engage dito. Makagante pero di na lang dead. Yun yung maganda eh. Nakakita sila ng may kahit konting mahiwalay dito sa mapa. Papasukin at papasukin ni H2 at naandun para protektahan siya si paring MB at saka si paring ito Chester. Na. Ito na nga, yung ating clash na hinahanap, Glorious One Way, Tempest of Play, nailatag ni paring H2 pero disengage siya lang. Pero paring Yawi, niyakap yung dalawa sa may pasok ni paring H2 na nakasanib dito si paring MB. Tagilid ang laban, tatlo ang wala sa BS
Beeps pa rin ka pa, disengage na pero sa likod. Tropa Beeps, naku po. Ito na, si Renny J, hindi lang din napapansin sa kabilang bandaan. Naku po, ayun, keep them busy and Renny J will do the rest. With that, NXP Predator Solid will get the 2-1 score against BSB with that simple push coming from that bottom lane. Naala ko, tuloy-tuloy na yung clash. Yung ganda na din. Sabagay, mapush man ni Renny J yung bottom lane or not. Lalaman pa rin ng NXP kasi nauubos pa isa-isa ni H2O yung clash na yun ng members ng BSB. So, bonus na lang din na meron tayong nakita na si Renny J pala dun sumisegue sa bottom lane. Wow, 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 gameplay. Kahit ako, hindi ko napansin yung gameplay na yun. So, napakaganda kahit siguro yung BSB. Mm-hmm. Doon sila at nakapokus sila dun sa clash. Uh-huh. Nagaganap dun sa may bandang taas. So, napakagandang plano para doon sa side ng next wave Predator Solid. Exactly. At yun na nga guys, 2-1 well, ang ating score. Medyo kinapos ang PSP result at tagumpay para sa NXP. Oo nga, wala naman tayo din magagawa dito. This is the result of their match. Grabe naman din, nakita nyo naman, 18-21 ang KDA score ng dalawang team dito. So far, they did their best. Dikit ang score. Napunong-puno ng action, nakita nyo pa sa lack of a tug of war fight na lamalamang ang BSB, manghihina ang NXP, lalakas naman ang NXP, mawawala din naman ang BSB doon. So napaganda laban, punong-puno ng action for that game number 3. Congratulations NXP, they'll be getting a 2 points and BSB for just 1 point. Pero abangan natin ang susunod na laban mga kaibigan against the battle between Onyx PH versus Peso Esports. Magandang laban din to dahil this is gonna be a battle for points. Kami nga pala naging shoutcaster nyo. Ako si Zeus, together with our guest shoutcaster Toriyama, will be right back for a second game. Don't go away, this is just a matter of quick break.